Hindi ko na alam paano gawin to. Ngayon lang namin nakita yung result. Ayan. Hi guys! It's me, Ska. And for today's video, nakita niyo naman sa title, I'm gonna share with you guys my COVID journey. Yes, nag-COVID positive po ako. No, March 16. Isa din po yun sa reason bakit po bigla akong nawala at bigla po ako nag-stop mag-vlog. So, kung interested po kayo malaman yung COVID journey ko, please keep on watching. So, saan ba ako magsisimula? March 16, nung nalaman ko na positive ako for COVID. Actually, nung time na yun, kaya kami nag-paswab is because magkokoron kami dapat ng mga friends ko. Nung time na nagpaswab kami, yun din yung day na biglang sumama yung pakiramdam ko. Pero, after din namin kasi magpa-swab nun, sinabihan din kami agad nung nag-swab sa amin na, after nyo mag-swab, uwi muna kayo, diretso muna kayong bahay, huwag muna kayong maglalabas. Hintayin nyo muna lumabas yung result bago kayo gumala para, ayun nga, ma-sure na kung ano yung magiging result nung test. Ayun, nung day na yun, medyo masama na yung pakiramdam ko noon. Pero dead ma lang. Kasi nung time na yon yung weather, sobrang unpredictable. Like, ulan-araw. So, iniisip ko nung time na yon dahil lang sa weather. Ayun. Pero after nga nun, hindi din talaga kami lumabas ng friends ko. And, ayun nga, nung March 16, nalaman ko na nag-positive ako for COVID. And, ayun, quarantine kami ng mga friends ko, as in, hindi kami naglalabas. Pero, nangyari, ako lang yung nag-positive, tapos sila nag-negative. Tapos, nagpa-swab ulit sila para ma-make sure lang nila kung nahawaan ko ba sila or hindi. Pero, yun na nga, dun na nag-start na mag-quarantine ako. Hi, guys! So, ayun nga, I tested positive sa COVID and kagabi ko lang siya nalaman, 12 AM. Ay, pakita ko sa inyo. Nagpa-swab kami nung 16 and then ngayon lang namin nakita yung result. Ayan. Sobrang nakakagulat kasi di mo akalain na tatama sa'yo. Actually, ilang araw na din akong may sakit. Hindi ko ina-expect na yung magiging sakit ko is parang it turns out COVID pala. Hindi ko lang paano explain kasi, wait lang. Ano ba yan? Ba't naiiyak? Okay, miss. Right now, dito ko na ng quarantine. Nung nagpa-swab ako, ayun, medyo masama-sama na yung pakiramdam ko dun. Pero hindi ko naman ine-expect na COVID na pala yung kakalabas. At pagpasensya nyo na pala itsura ko ngayon kung ganito yung getup ko. And eto, ayun na yan, paso yan. Anyways, huwag ginapansinin. Ayun, nung time na yun, masama na pakiramdam ko. Pero hindi ko ine-expect na COVID. After din naman namin magpa-swab, umuwi din naman kami agad kasi in-advisean kami nung nag-swab na parang after nito umuwi kayo agad kasi hintay muna natin lumabas yung result. Tapos ayun, sumunod naman kami, umuwi din naman kami agad. As you can see, medyo paos ako kasi ngayon na nagsisimula yung sipon at ubo ko and medyo nahihirapan din ako huminga ngayon. Hindi ko din talaga alam yung gagawin ko pero ayun, buti na lang talaga may mga taong nagka-guide sa akin. Ang alam ko, kapag may COVID ka, you need to rest a lot and drink a lot of water. Vitamin C and zinc, lahat yon importante yon para ma-help din lumakas yung immune system mo. Actually, right now naman, wala din naman masama yung pakiramdam ko. Pero, medyo, kung napapansin nyo, medyo hirap din talaga ako huminga, kaya baka magpabili ako mamaya ng oxygen and nebulizer kasi ayun din para din makatulong. Wala na din akong pang-amoy pala.
Kasi tinry ko kaninang pagpabango, tapos wala na kumaamoy. And kakatapos ko lang pala din kumain. Wait lang, pakita ko sa inyo. Ang kinain ko yung adobong sitaw na hindi ko naubos. May palasa naman ako, pero wala lang din akong gana kumain. Tapos ito, sausage, tapos nag-rice lang ako kanina ganyan yan. Pero pinilit ko talaga ubusin. Tapos meron ditong salabat, yung luya, tapos water. Ayun, siguro ngayon papahinga na lang muna ako. Fighting lang. Hindi din ako naging consistent mag-vlog kasi nung second day to fourth day ko, sobrang sama ng pakiramdam ko na as in, nakahiga na lang ako noon, natutulog. Pag magigising ako, kundi iihi lang, ganun. Tapos tulog ulit. Basta tulog lang yung ginawa ko ng mga araw na yun. Tapos gigising lang din ako kapag kakain. So hindi na ako nakahanap ng time mag-vlog. Kasi iniisip ko din parang hindi naman siya ganun ka-productive. And sobrang sama din talaga ng pakiramdam ko nun. Kaya, nakapag-vlog na ako nung pang 1 week ko na. Good morning, guys! Pangit ko. Nakakagising ko lang. And, ayun, nahirapan ako huminga. So, mag-check tayo ng oxygen. It's currently, basta magsa-7 na. So, ayun, okay naman yung oxygen ko. Ayun naman siya. Ay. Takot ako, bigla siyang bumaba. So, ayun yung oxygen ko and yung heart rate ko. Tinebulizer ko. And ito siya nakalagay sa gilid ko. Tapos ito yung mga gamot ko. Yung gamot ko na ginagamit sa, sa nebulizer or ubo. Ito yung iniinom ko na gamot para makatulog ako kasi hirap ako lagi makatulog. Pag may COVID daw, kailangan madaming sleep para mapag-regen yung katawan. Ito yung yung vitamins na iniinom ko. So, yun yung mga gamot na iniinom ko para makasurvive. Lahat yan, 2 times a day ko siya iniinom. Nebulizer tayo. Kasi kung mapapansin yun sa boses ko, medyo hirap na akong huminga. Kaugit ka lang. Baka iskato. Okay. One hour later. I'm done. Itatap-tap ko lang yung likod ko kasi walang magtatap eh. So ako, sariling sikap na lang. Sorry. Tadakimasu. Amen. Yes. Thank you for the food. Kahit ganito, ay tira po huminga. Dapat, cute pa rin. Cute ko kayo later. Fight. Pagkatapos ko lang mag-workout and hindi ko alam kung ba't ako biglang nahilo. Ayoko naman sa mukha kasi ayoko na feeling na nasusuka. Pero, ayoko na. Hi guys! So, dinner na. Nagutigi ako. Pero sige. Feeling ko nag-breakout ako doon sa anong iniinom ko sa vitamins. Anyway, so pakita ko sa inyo yung kakainin ko, yung dinner ko. Kasi merong plastic cover. Tapos dito ako nakain sa paper plate. Kung makikita nyo, ang daming rice. Yes, ganyan talaga ako kumain. Kasi sabi ko sa inyo, favorite ko nga ang rice. Rice, tapos galunggong, tapos sausawan. And munggo. Ito, favorite ko din yan, munggo. Yan, favorite ko yung mga yan. Laters na lang. Bye-bye. Tapos, nung pang 1 week ko na, sakto naman, biglang lumabas yung issue ni Ate Jelay and ni Kuya John. So, nung time na yon, okay na yung pakiramdam ko nun eh. Parang, na ako nun, pagaling na talaga ako. Tapos, nung kailagabihan, magkatsikahan pa kami ng friend ko. Tapos, lumabas na nga yung issue. Tapos, chika-chika pa kami, ganyan-ganyan. Tapos, biglang may nag-comment sa TikTok ko. Tawanan namin yun ng friend ko na sabi namin, hala na naman to, tumay malang. Parang ganun pa yung nasa isip ko. Tapos, ayun, kinabukasan nga, tinatawagan ako ng friend ko na yun na, seryoso pala yung comment na yun. Jai, nung gabi, nakikichika lang ako na,
uy, nag-aabang lang din ako ng post, nag-aabang lang din ako ng reveal. So, ayun yun. Ayun yung, yun yung time na nakapagpa-drain sa akin. And yun din yung time na nakapag-realize sa akin na kailangan ko din muna talaga ng break from social media. Kasi hindi ko naintindihan yung mga tao noon na bakit naniwala sila agad na hindi sila marunong mag-fact-check first. Parang may nag-post lang ata na si Skado yung kabit. Tapos, ayun. Good morning, guys! Nagising ako kasi bigla akong tawagan ng kaibigan ko. Hindi ko alam bakit, pero... Huh? Ano? What? Okay, ginising niya ako kasi... May sinend siya sa akin screenshot. Kasi nagbo-viral daw to. At pati ako nadamay. Hindi ako yun. Oh my gosh! Ba't pati ako nadamay? Ano ba yan? Yan, gagi. Uy, hindi ako yun! Ano ba yan? Trending tuloy tayo sa Twitter. Number 12 trending tayo sa Twitter. Hindi ako yun, guys. Ano ba kayo? Bang hilig maniwala ng mga tao sa mga ano? Ano ba yan? May COVID na nga. May COVID na nga. Nadamay pa. Okay, guys. Hindi ako yun. Na-stress ako doon ng bahagya. By the way, guys, pang 1 week ko na pala ngayong araw. Magaling na ako, actually. Hindi na ako nainom din ng gamot, tapos na ako uminom ng gamot. Pero nag-vitamins pa rin ako. Pero hinihika ko ngayon kasi because of the issue and the overwhelm ako. So, magpapausok tayo, mag-levelizer tayo. Pini-M ko na din si ating nagkalat ng issue, yung sabi ko. Pero wag na natin i-reveal yung name niya. Sabi ko, hi, good morning. I would like to humbly ask you to delete the post that you made po about me. And please, before you post something on social media, make sure muna na reliable yung source mo next time. Thank you so much and God bless. Oh, ayan. Ayan. Kanya nababasa. Pero hindi ko alam bakit pati ako nadamay. Hindi. After 2 weeks, nagpa-test ulit ako and it came out negative na. And nag-wait ulit ako ng another 1 month na hindi ako lumabas para ma-make sure lang na hindi ako makahawa. Kahit alam ko sa sarili ko na negative na ako, wala lang, para ma-make sure lang ba. Ayun, thank God, na-survive ko naman ng COVID. And napansin ko lang, simula na nagka-COVID ako, parang mas lagi na akong hinihika. Hindi ko sure, guys, ha, hindi ko lang sure. Pero, comment down below if sa tingin nyo, dahil ba sa COVID yun, kaya ganun na yung nangyari. But anyways, dun na nagtatapos itong vlog na to. Sana, guys. Maging masunurin na tayo. And, COVID is real talaga. Kasi, may mga tao akong nakakasalumuha na hindi sila naniniwala sa COVID. Hindi ko alam bakit. And, ayaw nila magpa-vaccine. Guys, magpa-vaccine na talaga kayo para hindi niyo maranasan yung hirap na naranasan ko. Dahil, guys, sobrang hirap. And for safety na din, guys, huwag muna talaga tayo maglalabas. Sumunod tayo sa protocols. In my case, kaya ako nagkaroon ng COVID, nahawa ako dito sa kasama ko sa bahay. So, ayan lang, guys. Thank you, guys, for watching. And if bago ka pa lang dito, hi! So, ayan lang, guys. See you next... See you on my next video. Bye-bye!